to my vlog again. Gagawa tayo ngayon ng doll dress. Halika, samahan ninyo ako. Mga anak, ito ang design na gagayahin natin. Ito, doll dress yan. Tapos ito ang gagamitin natin na tela para sa mga doll dress. Na mga anak, mag-trace na tayo ng pattern ng ating gagawin doll dress. Una, mag ano tayo dito, gawa tayo ng line. Kasi ang ating pattern is iisa lang, back and front. Yan. Kunin natin ang kanyang full length. Kanyang length is 34. Guhit tayo dito. Ganyan. Yan, 34. Yan. Yan ang length. 34. Tapos, pantay natin dito, mga anak. Ganyan lang yan. Ito sa guhit nito. Yan. Kung saan ang 34, yun na. Yan. Tapos, i-trace natin ng ganyan. Yan. Tapos, shoulder niya. Kukuha tayo ng shoulder. 14 ang kanyang shoulder, kaya divide-divide to, kaya 7. Mula dito sa tracing ko, ito kasi ang center point. Dito tayo kukuha ng kanyang shoulder, yun. 7. Yan. Yan. Tapos, yung neckline niya, standard ang neckline niya is kasi may color ito 3. Yan, neckline ito niya 3. Usually 6 kasi one pattern tayo. Divide-divide ito lang ang ano, ang neckline kaya 3. Tapos mag-down, mag-down tayo dito para sa shoulders look. Ganyan. Ganyan lang yan. Tapos galing dito sa ano, center tracing, kukuha ka ng 3/4 down para sa neckline sa back, yun, oh. Yan, 3/4. Tapos ang neckline naman niya sa harapan is 4 1/2. Pag ganyan ka, yun, 4 1/2 para yan sa kanyang harapan. Yan. Tapos, ika-curve mo yun ang sa likuran. Yun. Ito naman ang sa harapan. Kasi ang kanyang color ito is sport color. Ganyan lang yan. Tapos, ang kanyang bust line is 35. Divide-divide 4. 35 divide-divide 4. Dito lang yung answer sa tip measure. Ayan, 35 yun, no? Ipo-fold ko lang yan ng ganyan. Ayan. Divide-divide 4 rin ang tip measure. 35 divide-divide 4. Ang kinalabasan is 8 3/4. Yun, 8 3/4. So, divide-divide 4 ang kanyang bust. Ito na ang 8 3/4. I-down ko dito sa kanyang armhole kasi dito ako talaga magkuha ng kanyang measurement sa kanyang armhole. Kung ilan ang bust, yun na ang kanyang armhole na ano. Yan. Tapos, ito ang tracing na ito, yan. Yan kakukuha sa bus. 8 3/4, yun, no? Mula dito sa center point, yan. 8 3/4. Guguhit ka dyan.
Tapos mag-add ka ng 3/4 para sa back. Backward ka din dito sa loob ng 3/4 para sa back part. Ito ang center point, ito ang back, yan ang front. Yon. Ngayon, ika-carve na natin ito sa kanyang armhole. Yan. Kukunin ninyo ang kanyang armhole is 17 1/2. Yan. Ganyan lang yan. 8 3/4 din ang kinalabasan. Yun na ang yan yun na ang kanyang armhole. Yan. Ito mga anak, ang design ng kanyang doll dress is may cutting, tatlong cutting dito sa may chest at saka dito sa may waistline. Yon, kanyang figure from here to shoulder down dito, yon ang kanyang waistline, 16 1/2. Yan ang pangalawang cut, tapos dito na sa may sa baba 25 ang kanyang cutting. Kaya ititrace natin yan, ganyan. Yun. Saka ito. Sa may waistline. So. Ito na ang kanyang full length. From shoulder to length. Yan ang full length. Tapos, ang kanyang waistline is 33. Kasi lost nan ito. 33 divided by 4, that is 8 1/4. I'm not sure. Ayan na. 8 1/4 talaga. So, mga anak, wala itong trunsal. Diri-diritso ito. Yan. Itresa natin. Ito ang back part. Ititres natin dito sa my waistline. Wala na itong trunsal, kaya diri-diritso na tayo. Ganyan lang yan, mga anak. Saka, ito. Kasi mamaya, ikakat ito dahil siring-siring yan. Yan na ang panyang pattern. Tapos na ang pattern, mga anak, ng doll dress. Ikakat na natin ngayon ang material. So mga anak, ito na, magkat na tayo ng materials. Una ang mag-allowance tayo, ganyan ang tela ina-fold ko yan, ganyan para sa allowance, kasi ang opening dito sa front. Kaya ito ang front ang una natin kunin. Yan. Front yan. Itresa natin. Yan yan. Yan ang front. Yan. Yan mga anak dito ka mag-dress. Yan. So, cut na tayo mga anak sa materials. Ito na Ito ang ginugupit ko front part ng damit. So, ganito na yun mga anak. Ang pangalawang cutting na ito, ititrace natin. Ganyan. Ito ang fold sa kanya kasi ito ang harapan. Yan, nagyan ko ng pin.
Tapos ganyan lang yan. Ito kasi kanyang design, daldres kasi ito, maraming kating-kating. Yan o. Sharing ito mamaya dyan. So yun na, kakat na natin. Kakat natin ito ang kanyang center front. Kasi ito rin mamaya ang kanyang sa alawan sa opening. Ito na ang pangalawang cutting. O sige mga anak, ito na ang pangatlo na natin cutting ng doll dress. Yun. Maraming putol-putol ito kasi anong kanyang style. Maraming dugtong-dugtong. Yan. Yan, pangatlo na ito. Sakat na natin. Ito na mga anak, magsimula na tayo pagtahi ng doll dress. Yung bang ano ko kahapon, hikat? Pagdugtungin natin yung itong front at saka itong back. Ito na ang doll dress. Mag-ejer muna tayo para magandang tingnan ang sa ilalim ating ginagawang ito kasi mga anak, putol-putol iso ang kaniyang design, kaya oh, ganyan oh, putol-putol. Iijira natin ito lahat para magandang tingnan. Anak, ito ang design nating ano, gagayahin. Shearing dyan, shearing dyan, shearing dyan. Ito na ngayon ito. Ito na oh. Kung paano gumawa ng shearing, pinahian lang muna yan ng medyo malalaki na ano, stitching. Tapos, hatakin lang yun sa ilalim, ang paggawa ng shearing. Ganito mga anak, oh, ganyan. Oh, nahatak ko na yan, ganyan. Dahan-dahan lang, baka maputol, masayang ang inyong pag-ano. Ganyan lang yan mga anak, oh, ganyan. Ayan, shearing na yan. Ito na mga anak, nadugtong ko na yung aking ginawang shearing. Ito, shearing yan kanina. Yan. Ito na, ang nadugtong ko na. Yan na, ganyan ang style niya, dugtong-dugtong. Ay mga anak, ito na ang ating gagawin na ano, sleeve ng doll dress na ating ginawa na doll dress. Ito ang sleeve. Ito. Ito ang sleeve. Lalagyan natin ito ngayon ng shearing kasi may shearing ito sa ano sa kanyang sleeve. Ang paggawa ng shearing, tatahian lang 'yon ng ano malalaking stitches ng ano ng makina, stitching ng makina. Ganyan.
Tapos, dalawang bisis paglagay tayo para maganda. Yan, tatahian natin ang dalawang bisis. Magkatapat sila. Tapos, hihilahin natin ito ang sa ilalim na sinulid. Ganito. Yung sinulid na nasa ilalim, ating hihilahin yun para maging siring yun. Ito, oh. Yan. Dandahan pag hatak ng ng sinulid para hindi hindi maputol. Dandahan lang. Pag ganyan lang yun. Kunti-kunti lang pag hatak. Oh, yan. Tapos sa kabila din, ganun din. Hatakin din yung sinulid. Ganun. Ganito lang yun. Ang paggawa ng shearing. Tapos dahan-dahan. Ganun. Yan, nasiring na, oh. Siring na yan, mga anak, oh. Siring na siya. Sa islip ito, sa islip. Pero bago ang lahat, atin titingnan muna kung nagpantay ba sila, maganda ba ang kanyang pagka-siring. Tapos, imi-measure natin kung ang kanyang circumference ng kanyang islip ay kasya ba. Ganun. Oh. Yan. Tapos, lagyan natin ng bias piecing. Ito, maglagay tayo ng bias piecing. Yan. Kung saan tayo nagtahi kanina ng yung kanyang para sa kuan, siring, doon din tayo magtahi para pagbaliktad mamaya, maganda ang resulta. Tapos, bago natin pasadat, gugupitan natin muna ito, ipantay natin ang kanyang tahi kasi para maganda mamaya tingnan. Yun, doble pasada ang tawag doon, mga anak, doble pasada. Tapos, saka natin ng ganyan. Oh, sa harapan niya. Pero puputulin muna natin yung hindi nag lumilitaw na mga iba na pa. Ganyan lang po paggawa ng bias piecing. Dito lang naman yan sa mga anak. Ganyan na ang forma ng islip. Oh. May shearing na siya. Yan. Attach na tayo ng kanyang sleeve. Ganyan lang yan, oh.
Yan, tapos na akong nag-attach ng kanyang sleeve. Yan ah. Yan. Yan yung mga anak ko. Oh. Yan na, natapos na natin ang kanyang sleeve. Naka-attach na tayo ng kanyang sleeve. Kasi ito ang doll dress, mayroong collar dito, yan. May collar ito, kaya kukunan ko yan ngayon kung ilan ba ang measurement ng kanyang collar. Kukunan na natin ang measurement ang collar niya para makapag-gawa tayo ng kanyang collar. Mula dito, gaganyanin ninyo yan. Tapos, dito ang measurement ng kanyang, ano, dyan, sa center point, pag ganyan, ang fit measure. Sport collar lang naman ito. Yan. Hanggang dyan, 16 and 1/4. Yun na. Ito mga anak, kung paano maggawa ng collar, sport collar ito. Pero bago natin tatahiin, lalagyan muna natin ng pilon. Ito ang pilon, oh. Pilon, pandikit. Bago itahe, ididikit muna natin ito sa plansa. Ipapaplansa muna natin ito kasi ito ang pilon, pangdikit. Yan. Yan. Oh, dumikit na siya sa tela. Kasi pag hindi ninyo nilagyan ng pilon, pangit ang inyong collar. Ganyan, ganyan ang kinalabasan, no? Yan, ipaplansa muna. Yan, oh. Yun. Tsaka tatahiin. Pero sa ilalim lang ito, yan, ilalim, yan, pilon ito. Yan. Yan, bago itahi, lagyan muna ng pilon. Yan lang. Ito na mga anak, na tapos na natin paggawa tong doll dress. Ito ang ginagaya ko. Tingnan niyo. Yan. Yan. Sana may natutuhan kayo sa aking ginagawa. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Paulitin.